Dapat bang payagang mag-divorce sa mga mag-asawang naghiwalay na at di na maaaring magkabalikan pa? Yan ang itinanong ng SWS o ng Social Weather Station sa halos 2,000 Pilipino. Lumabas sa survey na 6 sa bawat 10 Pilipino ay pabor sa divorce. Mas marami kumpara sa mga nakarang taon. At live mula sa Quezon City, may report si Dano Tingkung. Dano. Jiggy, gaya ng nabanggit mo, sa pinakauling SWS survey, 60% sa mga Pilipinong na-survey ang nagsabing pabor sila sa divorce para sa mag-asawang nagkahiwalay na at wala ng pag-asang magkabalikan pa. Mas mataas yan kung ikukumpara sa mga nakaraang SWS survey, kahit na meron namang annulment dito sa Pilipinas na ang layunin, ang legal na makapagpakasal muli, eh halos katulad lang din ng divorce. Ang 37 anyos na si May araw-araw mag-isang kumakayod. 3 taon nang hiwalay si May sa asawa. I'd like to say, quote-unquote ex-husband, mabait siya, mabuti siyang tao. But through the years, kasi kagaya ng na-mention ko kanina, merong change in lifestyle. Doon ako nalungkot. Nakita ko how he became from a good person to not so good. Ngayon, pinag-iisipan raw niyang mag-file ng annulment. Ang problema, mahal ang ganitong proseso. Ang isa sa mga nakikitang opsyon ng ilan sa mahabang proseso ng annulment, ang divorce. Sa fourth quarter 2014 SWS survey na ginawa mula November 27 hanggang December 1, 2014, 60% o 6 sa kada 10 mga sinurvey ang sang-ayon na ang mga kinasal na naghiwalay na at hindi na maaaring magbalikan pa ay dapat na mag-divorce para sila ay legal na makapagpakasal muli. Mas mataas ang bahagdang ito kung ikukumpara sa mga nakaraang SWS survey. 1,800 na Pilipino, edad 18 pataas sa Metro Manila, Luzon, Visayas at Mindanao ang kinuna ng pahayag sa SWS survey na may margin of error na plus minus 2% sa buong bansa. Hindi na bago ang ideya ng divorce sa Pilipinas. Ilang panukala na rin ang inihain sa Kamara na layong gawing legal ang divorce sa bansa. Pero kung meron ng annulment sa bansa na ang layunin ay tulad ng divorce na legal na muling makapagpakasal ang naghiwalay na, ano ang pagkakaiba ng divorce sa annulment? In annulment, well, there are basically two kinds where the court declares a marriage null and void, walang bisa, therefore hindi kasal, pwedeng mag-asawa kung ang mga requisites ng pag-aasawa ay wala. Sa divorce, valid ang kasal, nagkaroon ng pagsasama na maayos, at some point, yung mag-asawa, kumbaga ay nagsasabi na kung pareho ang mga grounds ng legal separation, kaya lang ibinibigyan ng pagkakataon o binibigyan ng permiso ng batas na ikasal uli. Sa ngayon, hindi madali ang proseso ng annulment at mahal din ang pagsasailalim dito. Dahil walang diborsyo sa Pilipinas, ang mga mag-asawa na hindi na talaga magkasundo at hindi naman pwede ayon sa batas na magdiborsyo dahil sila ay Katoliko o kaya eh hindi sumasang-ayon dun sa mga tinatawag na grounds for annulment, eh maghihiwalay na lang. Magkakaroon ng kanya-kanyang mga partner, in fact ang tawag nila, asawa. Eh, ano ngayon ang nangyayari? Sila ay namumuhay ng labag sa batas. Para kay Archbishop Emeritus Oscar Cruz, chairperson ng Matrimonial Tribunal ng Catholic Bishops Conference of the Philippines, hindi na raw nakakagulat ang ganitong resulta ng survey pero dapat pa rin daw itong ikabahala. Kung di na magkasundo ang mag-asawa, pwede naman daw sila maghiwalay pero di raw sila dapat makapagpakasal muli. The answer is legal separation. But not to get married again. You already committed the mistake and yet you get the favor of a divorce and remarriage. So you are rewarded for your mistake. Ayon kay Cruz Bagarosa na pag-usapan ng divorce, dapat daw balikan ang mismong ideya ng pagpapakasal. Love is not enough. I'm sorry, that is the beginning. But definitely, that is not all there is. I love you love me, let's get married. I don't know, wait a moment. Ano ba ang trabaho mo, boss? Ano ba natapos mo? Magkano ang sweldo mo? Saan kayo titira? Ilan magiging anak niyo? Paano niyo pag-aaralin? Jiggy, sa loob ng simbahang Katoliko, meron daw tinatawag na Family Life Apostolate kung saan masusing inihahanda ang mga magpapakasal bago at pagkatapos silang formal na ikasal o sumailalim sa seremonya at sakramento ng kasal. Ito raw ay ayon kay Archbishop Cruz ang dapat natutukan ng simbahan ngayong muling napag-uusapan ang mga isyu tulad ng divorce. Jiggy. Maraming salamat, Dano Tingkungko.